Matagumpay na naisagawa ang PAW Legal and Medical Jail Visitation and Decongestion sa Leyte Regional Prison sa Abuyog, Leyte. Sa pagkakataong din iyon ay ginanap ang pagpapalaya ng 24 na persons deprived of liberty ng nasabing penal colony ng Bucor. Ang iba pang mga detalye ay mapapanood sa report na ito. Kasabay ng pagsasagawa ng Public Attorney's Office ng Legal and Medical Jail Visitation and Decongestion Program sa Leyte Regional Prison sa Barangay Cagbulo, Abuyog, Leyte ay ang culminating activity ng pagpapalaya ng 24 na former PDL ng naturang penal colony ng Bucor. Isinagawa ang pagpapalaya sa maximum security camp na may 1,613 na mga PDLs na nakapiit. Sa kabuuan, ang Leyte Regional Prison ay may 3,279 PDLs, kabilang na rito ang 150 senior citizens. Kauna-unahang kolonya sa malayo na pinunta ko na may kasabay na lalaya. Kaya ang saya-saya ko po ngayon. Congratulations sa 24. May dala po kami mga doktor, mga abogado, pero ang higit na kailangan nyo'y kalayaan. Kalayaan ay bahagi ng karapatang pantao. Bakit nga ba mayroong mga ganitong proyekto ang Public Attorney's Office? Bakit kami nasa harap nyo ngayon? Bukod sa kautusan ng ating butihing Secretary of Justice Boying Remulla, may kautusan ang Palasyo ng Malacañang. Lingapin ang mga PDLs. Alamin kung sino na ang dapat lumaya. Meron kaming sinumpa ang tungkulin. Nanumpa kami na gagampanan namin sangayon sa konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Nangako kami sa harap ng Diyos Ama na paghuhusayin namin ang aming tungkulin ng buong katapatan at buong giting. May hatid ding magandang balita ang ating hepe sa mga kababayan nating PDLs at muli niyang hinikayat na maging mahinahon at huwag daanin sa dahas ang mga sigalot. Dumating na po ang desisyon ng Korte Suprema kamakailan lamang. Kinilala na po na basta nakakulong, kahit nahatulan ng habang buhay, reklusyon man yan, perpetua o life imprisonment maximum of 30 years, or 40 years, regardless of count in one setting, ay pwede nang mabigyan ng good behavior. Kaya wag na po kayong mag-aaway-aaway, mag-rarayot. Makakauwi rin kayo. At ang gusto ko po,
ay hindi nakatihaya o horizontal. Gusto ko lahat kayo vertical. Kung mapag-uusapan ng paupo ang mga sigalot, pag-usapan natin ng mahinahon. Matapos ang pagpapalaya ay nagkaloob ng libreng legal consultations at free medical services ang PAW lawyers and PAW forensic doctors, kaya ganun na lamang ang pasasalamat ng pamunuan ng nasabing penal colony. Ma'am, wala pong hanggan ang pasasalamat namin sa inyong pagdalaw po dito dahil katulad nga po ng madalas kong sinasabi sa mga PDL namin na hindi tayo pinababayaan ng Diyos dahil marami siyang taong ginagamit para tugunan yung mga pangangailangan ng aming mga PDL. Ibinahagi naman ng longest-serving chief public attorney ng Pilipinas, PAW Chief Persida Acosta, kung bakit patuloy nilang ipinaglalaban ang karapatan ng maralitang Pilipino. Sapagkat kami ay tao ring kagaya nyo, Pilipino, dugong kayo manggi, mapagmahal, mapagkalinga, at tao sa pusong nagmamalasakit sa inyo. At alam kong alam nyo na si Persida Acosta may tunay na tapang malasakit sa sambayanang Pilipino, lalong-lalo na kayong mga kliyente ng PAW. Umasa tayo sa Ama, may isang magandang umaga para sa bagong Pilipinas. Salamat po. Pilipino! Sa hashtag PALANews, ako si Gerald Ranyes, kaisa ni PAW Chief Persida Acosta, katarungan laban sa kahirapan.